Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, I know guys na medyo matagal akong nakapag-upload or nakapag-update about this Beauty Vault Rejuvenating Set, which is ito siya guys. Pero bago natin pag-usapan ang final review natin, you need to make sure that you are subscribed on my channel and like this video if you would like and comment down below if you have any questions. So without further ado, let's get started! So today, ibibigay ko na sa inyo yung final review ko about this product, which is Beauty Vault Glass Skin Essential Premium Rejuvenating Set. Sa mismo packaging niya guys, nagandahan ako kasi animated looking, so maganda siya sa paningin. Kita nyo naman yung packaging niya, talagang glow na glow. Simulan natin sa step 1. Yung step 1 nila is yung kojic soap, which is nakikita nyo naman, sobrang ubos na siya sa akin. Ito yung tipong kojic soap na hindi siya sobrang tapang, lalo na sa smell. So, nagustuhan ko din yon. Tapos, ang ginawa ko lang dito is hinati-hati ko siya para mas matipid siyang gamitin. Punta tayo sa kanilang toner. And as you can see now, naubos ko na siya. Kanyo naman, wala ng laman. And as you can see from the packaging, nagkaroon siya ng lamat kasi parang tumulo ata yung specific toner. Tapos, ayan, naging ganyan siya. Pero, sa smell na to, medyo may scent siya ng alcohol. So, okay lang naman sa akin yon. Pero, kung ayaw niyo yung alcohol scent, parang hindi niyo siya magugustuhan. Pero okay naman siya sa akin. Keri boom boom naman yung scent niya and yung kanyang effect sa akin. So I have here two creams. So we have the Beauty Vault Rejuvenating Cream and their Beauty Vault Tinted Sunblock Cream SPF 40. So dito muna tayo sa ating Rejuvenating Cream. Okay naman siya sa akin. Nagustuhan ko siya. Ayan. So, ito yung rejuvenating cream nila. And as you can see, guys, i-open ko siya para makita nyo. And naging ganito yung itsura niya. Ginamit ko siya. Parang naging tinted sunscreen or Yema style. Yema look yung kanyang... ayan, naging ganyan siya. Nung tumagal siya sa akin, naging ganyan na yung color niya. Pero tapos ko naman na siyang gamitin. So, okay naman siya sa akin. And I think na mas dinala siya ng cream kasi ang bilis ng process or ng peeling process kapag pinag-usapan na natin yung journey ko sa aking paggamit ng Beauty Vault na to. Sa mga product na pinakita ko sa inyo, ayun yung mga laman or ito yung mga laman ng Beauty Vault Glass Skin Essential, which is yung premium rejuvenating set nila. Ngayon, punta na tayo sa ating Beauty Vault journey, saan makikita nyo yung aking face. Kaya, let's go. Okay guys, so medyo gumilid na ako para dito ko i-insert yung mga pictures or journey pictures ko para makita nyo kung ano yung mga pangyayari. So, punta tayo sa day 1. So, first day, as you can see, there's no changes at all. And smooth pa rin yung application, no stingy effect at all. Kasi hindi mo naman talaga makikita agad-agad yung magiging effect sa first day. I think wala pa naman masyadong pinagbago niya. Then punta tayo sa second day. So ayan, sa second day, nakapansin na ako ng parang peeling part. Nakita ko na yung pagkakaiba kulay ng mukha ko dati sa second day na paggamit ko ng rejuvenating set na to. Parang medyo nagiging mas darker shade siya. And nakikita ko rin siya ng reddish hint ng color sa vern piece ko. Andiyan na, nararamdaman mo na yung pagkahapde sa mukha. Pero tolerable pa naman yan no second day kasi, di ba, kakagamit mo lang. Nakita ko na nagkaroon na siya ng hint of micro-peeling. Actually, dito ko siya nakita banda part na to na nagkaroon ng peeling area and dito sa side ng aking lips na nakitaan ko siya. Application naman, as I told you guys, na meron ng konting hapdi na mararamdaman pero tolerable naman yon sa application part. So, punta naman tayo sa third day. There is a visible of darker skin. Talagang visible na siya, na maitim na siya sa dati kong skin type. So, I think that is due to rejuvenating. And I want to give you some quick note kayong maglalagay dito sa may eyelid part nyo. Kasi, nung naglagay ako ng product sa eyelid part ko, para akong naging Garfield. Talagang pagising ko kinabukasan, namaga siya. Minsan may mga nagtatanong sa akin, natural lang ba na maging maga yung eyelids mo? So I suggest na wag na lang natin lagyan yung eyelids para hindi malagyan ng chemical yung manipis na area na skin natin sa mukha. Dun sa peeling process, nakitaan ko na siya. Third day pa lang guys, is diba nagkaroon na siya ng peeling process, which is good kasi nakitaan mo na siya na para ka na nagbabalat ka na ahas. Third day talaga
talagang naramdaman ko na yung sobrang hapde. Pag-apply ko, talagang kailangan nakatapat siya sa electric fan or aircon or kahit saan na malamig, guys. Kasi sobrang hapde. Promise, ayun yung naramdaman ko. Hindi ako nagiging OA dito, pero ayun yung naranasan ko or yung naramdaman ko. Habang nilalagay ko yung cream, talagang nagbo-burn siya. Tapos nagli-live siya ng color red. Like, paglagay mo ng cream, tapos hindi mo siya na-blend agad, parang nakita mo may patch ka na ng red dyan. So, kailangan i-distribute mo na yung product sa mukha mo talaga. Every time nagagamit ako ng product, I always use the tapping motion kasi hindi ko na siya mag-glide. Naturally, kapag gagamit tayo ng mga rejuvenating cream or any cream, gliding motion. Yan. Sliding or gliding motion or whatsoever. Ganon. Dito sa cream na to, nung third day, talagang tapping motion, talagang tapos umaaray pa ako niyan kasi sobrang hapde. Tapos may experience mo na paghugas mo ng kojic soap nila, as in paghugas mo niyan, banat na banat yung mukha mo, parang hatak na hatak, ganun. And then, punta tayo sa fourth day. Peeling part is very visible na talaga. Talagang kitang-kita mo na nahuhulas na yung mukha ko, parang inaagnas na, ganyan. And I noticed na dun sa part na hindi pa masyadong nagbabalat dito sa forehead ko, dun talaga mismo bonggang nagbabalat and makikita mo na makinis siya. Dito sa fourth day, nung naghugas ulit ako ng mukha, hindi ko siya magalaw. Alam mo yung bana, tapos pag naggalaw ako ng lips ko or anything na facial expression sa mukha ko is medyo masakit siya na igalaw. Kasi nga, yung nung fourth day na yan, nung ginamit ko yung toner, syempre, yung specific step, susundin natin. Pagkagamit ko ng toner, yung tightness or yung pagkabanat ng mukha ko, hindi na siya ganun. So, habang nilalagyan ko siya ng toner, nai-ease niya yung pagkabanat. So, nagagalaw ko siya. Kumbaga, nalalagyan mo na ng pampatanggal ng banat ng mukha. Char. Pero, ayun yung naramdaman ko. So, when you're applying your rejuvenating cream, ang nangyayari kasi dito, ang iniisip ko ng mga araw na to is, kailangan kong ituloy kahit sobrang hapde. Sabihin nyo ng OA, pero sobrang hapde. As in, napapasigaw ako every time na naglalagay ako ng rejuvenating set na to, lalo na sa gabi or umaga man. Make sure na nakatapat kayo sa any cold area or electric fan or aircon. Kahit papano, may ease yung pain habang naglalagay ka ng product sa mukha. So, punta tayo sa fifth day. Yung application is still sobrang mahapdi pa din yung morning application ko. Pero but suddenly, nung kinagabihan, nagkaroon ako ng parang kakaibang feeling. Nung nag-apply ako nung night time, nag-try ako mag-glide para at least mabilis yung pag-a-apply sa mukha ko. Nagulat ako kasi hindi na siya sobrang hapdi, which is natuwa ako kasi mabilis na yung application kasi kaya ko na siyang i-glide and akala ko mapapasigaw ulit ako. Pero thank you Lord dahil hindi ako napasigaw nung fifth day na yan. Pero meron akong napansin na rashes sa forehead ko. Dito banda, guys. May napansin ako na merong tuldok-tuldok dyan. So, medyo mahapdi yun every time na nilalagyan ko ng product kasi I think pinapa-dry out yung rashes na yon. And nagkaroon ako ng maliliit na bumps and dry patches sa skin ko nung fifth day na napansin ko. Tumutubo siya sa face ko nung starting that day. Okay, so, now, let's proceed to our sixth day. Nagkaroon ako ng mga blackhead which is super visible lalo na sa nose part. Yung mukha ko, well, ganun pa rin yung experience ko, banat pa rin na nararamdaman ko ng mga araw na to. And meron pa rin akong micro peeling na nakikita ko sa chin area ko. And also, napansin ko na yung blackheads ko sa forehead is pwede siyang maging pimple. Possible pimple siya kapag hindi mo siya natanggal. Kasi nga, dahil feeling ko nagiging manipis na yung skin ko. So, kitang-kita na talaga siya. And also, yung application, mahapdi pa rin yung experience ko. And nararamdaman ko pa rin yun sa kojic soap nila. Mararamdaman mo talaga yung hapdi factor habang naghuhugas ka sa mismong hairline ko. Doon ko siya naramdaman. And konti dito sa my neck part dahil doon sa mga nagbabalat pa. Ngayon, punta tayo sa seventh day. Yung application ko, still, ganun pa rin. Mahapdi effect. Tapos, doon sa mga specific area na makikita mo pa rin yung blackheads. In-extract ko yung iba. Especially sa forehead ko, near on my eyebrow. Yun yung tinanggal ko. Kasi gusto kong ma-prevent yung pagiging pimple ng blackheads na yan. And also, meron pa rin siyang micro peeling. As you can see on the areas that still not finished for the peeling part. And also, sa side ng face ko, sobrang kate. At sa leeg ko. And nung 8th day, I've seen that the application sobrang hapde. Lalo na sa nakamot na area ko na part.
Tapos sa side face and neck area, nagkakaroon ako ng rashes. And sobrang kati sa liig, as in. Tapos yung peeling part, maninipis na lang. Pero dun sa nagsugat, ayun, naging dark peeling yung nangyari. Kasi sobrang kati niya, hindi mo maiiwasang makamot eh. Kaya dapat laging nakagupit yung kuko nyo. So, iwasan yung magpahaba ng kuko. Or kung sanay na kayong mahaba yung kuko nyo, gumagamit kayong rejuvenating, okay lang. Pero iwasan ang pagkakamot kapag makate. Yan, nung mga panahon na yan, nung 8 day, nakikitaan ko na siya na medyo kumikinis na yung mukha ko dito. So, punta tayo sa 9th day. So, nung 9th day, yung application still mahapdi pa din. Hindi naman natin maiwasan yun kasi nga rejuvenating. So, dapat talagang mahapdi pa rin siya. And kahit nagupit na ako ng kuko ko, once na may nakamot ako sa part na kung saan ginagamit mo pa rin yung rejuvenating, is talagang mahapde and talagang sensitive na yung skin mo pag nag-rejuve ka. Mukupa na yung peeling process niya sa face ko and lumalabas na yung pagkakinis niya. Yan yung nakitaan ko nung 9th day. Which is, parang ang saya-saya ako na niyan kasi lumalabas na yung pagkakinis ng mukha ko. Tapos, nung 10th day, yung application niya still konting hapdi effect pa din and yung blackheads, syempre, kitang-kita pa rin siya dyan, na pwedeng maging tigyawat, kaya iniiwasan ko yon, talagang tinatanggal ko yung possible na pwedeng maging pimple sa mukha ko. Tapos, nagkaroon pa rin ako ng micro-peeling, which is, akala ko tapos na, pero nagkaroon ako sa gilid ng face ko dito sa may malapit sa hairline ko. Nagkaroon pa rin ako ng micro-peeling. Tapos, nung 11th day, yung micro-peeling, andyan pa rin siya, and visible pa rin yung blackheads na pwedeng maging tigyawat. Kasi nga guys, suminipis yung balat. Kaya expect na lahat ng mga impurities sa mukha mo ay nagsisilabasan. Kasi syempre yan ngayon tinatanggal ng rejuvenating set eh. Nagkaroon ako ng rashes sa may baba ng neck part area ko. And yung dark peeling sa jawline ko na makikita nyo sa picture. Kasi ayan yung kinalabasan pag nagkakamot ako sa face ko. Kumbaga, nakamot ko, syempre namula after, tapos nilalagyan ko pa rin ng product, ayan. Naging dark peeling effect siya. Ayan yung sanhi ng pagkakamot. Kaya, wag kamutin. Ayan, nasa 12 day na tayo, guys. So, yung application, ganun pa rin, mahapde. And also, yung application ng cream, makikita mo sa mukha mo na talagang namumula siya. Kaya dapat bilisan natin yung pag-apply ng products para hindi ganun magstay yung pamumula sa mukha natin. And note, nakamot ko yung leeg ko sa last picture and nagmukha siyang hiki or chikinini. Kaya ayan, kala ko tuloy kung anong meron dito sa side neck ko dahil nga nakamot ko siya. Kaya iwasan natin dahil talagang parang nagkasugat-sugat ako dito dahil pakati siya at kinamot ko. Kaya ayan na naging mga kalabasan. So, noong 13th day, yung akala mo tapos na yung peeling part na micro-peeling, hindi pa rin siya tapos. Akala ko, rudokinis na mabilisan, pero andyan pa din siya. So, yung dark peeling na sinasabi ko sa side face or side neck ko din, is dahilan siya ng sinasadya na pagkakamot. Kasi, alam mo yung hindi mo may iwasan na, ay, oh my, nakamot ko siya. Parang na ganun mo, or any na may makati sa mukha mo, nakamot mo. Parang naging rashes or para akong nabugbog whatsoever. Basta, hindi. Basta parang ganun. Yung alam mo yung nagkasugat-sugat yung leeg ko, yung gilid ng mukha ko. Kaya medyo iwasan natin. Tapos, yung 4th day, yung dark peeling is on process pa rin siya. Kumbaga, tinatanggal niya na yung mga nakamot ko. Kasi nga, nalalagyan siya ng product. So, yung process ng peeling, andyan pa din. Pero road to cleanness na yung face natin dito sa 14th day. Makikita nyo naman kahit nagkakasugat-sugat yung mukha ko dahil nga sa kakatihan. And pagkamot ko ng mukha ko, ayan yung nangyari. Pero nakikita ko na yung nagiging makinis na siya. So, nung 5th day, nawala na yung dark peeling. Medyo mapula-pula pa rin yung skin ko sa may collarbone. Makikita nyo na namumula siya. And nakikita nyo naman yung face ko dyan sa 15th day. Medyo mo okay na siya, kumikinis na siya. So ngayon sa 16th, nawala na yung micro-peeling, which is natuwa ko kasi
Akala ko tuloy-tuloy yung micro-peeling process, pero hindi. Nawala siya noong 16th day. Yung peeling naman sa leeg ko is sobrang visible nung mga araw na yan. Kitang-kita nyo, namumula yung aking leeg. And yung pamamalat niya talaga parang libag. Talagang yung mga dead skin cells niya, every time na maghuhugas ako ng mukha, lumalabas siya. Tapos, every toner ko talagang hinahagod ko siya para lang matanggal yung mga dead skin cells ko dyan. Tapos, ito na, yung sa 17th day ko, kung makikita nyo naman, nawala na yung pagkalibag sa leeg ko. And mukha nang makinis yung mukha ko, pero medyo mapula pa lang, or medyo mapula pa rin yung collarbone ko, pero wala na yung pamamalat, as you can see. Tapos eto na yung last part na mapapakita ko sa inyo, which is yung 18th day. Dyan ako nag-stop, and eto na siya, guys. Ayan, makikita nyo na nawala na yung mga peeling process sa face and sa neck. Medyo konti na lang yung pamumula. And also, ang napansin ko lang after nun is, nagkaroon ako ng little bumps here on the forehead. Kumbaga, yun yung pinaka last process. And nagkaroon siya ng visible for maliliit na dots or maliliit na yung mga tiny bumps sa forehead. Yun, nakitaan ko siya ng ganun. Pero as you can see, ang kuminis naman yung mukha ko. Ayun guys, yung mga journey na pinagdaanan ko. And also yung mga pictures na ipakita ko sa inyo kung ano yung mga naging mukha ko. Dahil nag-makeup ako, tatanggalin ko tong part ng mga foundation na nilagay ko sa mukha ko para mapakita ko sa inyo. So, dyan lang kayo. Okay guys, so ayan, kumuha lang ako ng wet wipes. And I have here the argan oil from Pure Derm. Yes, alam nyo naman, ang ginagamit ko is from Pure Derm. And gamit ko dati is yung collagen. Now, I'm just using their argan oil. Kukuha lang ako ng isang tissue, wet tissue, para makita nyo ang kinalabasan ng aking face. And tatanggalin natin yung foundation. Okay guys, so ayan, nagtanggal ako ng aking foundation and lipstick, and tinira ko lang yung eyes ko para mukhang decente pa rin sa ating video. And ngayon, kung makikita nyo, ayan po yung aking skin for today. Ayan yung aking forehead, nose, chin area, neck area. And dito sa side na to, I think dahil magkakaroon na kasi ako, kaya nagkaroon ako ng tigyawat here. Ayan. And also guys, ayan, I'm using their maintenance set ngayon ha. Kaya I'm actually trying it right now. So, yung first impression ko, I will upload that soon right after this video. And guys, ayun na po yung, actually yung total whole thought ko naman for this product is maganda naman siya. Medyo ayoko lang yung tinted sunscreen nila dahil hindi naging suitable and nagkakaroon ako ng white cast and nagiging mas darker siya sa skin ko dahil acidic ako after applying. So, the whole process naman is maganda. Talagang naramdaman ko talaga yung rejuvenate. Kumbaga, naramdaman ko talaga yung new skin, totoong rejuve talaga dahil sobrang sakit, sobrang tiis ganda ang gagawin mo kapag gagamit ka ng mga any rejuvenating set. And guys, as from what's said on the backs, sundin natin siya. Dahil I know na meron naman mga step by step, or like this one, after ko mag-rejuve, ginagamit ko yung maintenance set nila. And meron pa silang ibang products na pwede mong gamitin. So guys, you can buy the products. I will just link it down below. Pero ito ang kanilang Facebook page and yung kanilang Instagram, which is pwede kayo dyan bumili. And thank you for watching and spending a time with me, guys. And hopefully nakatulong ako, or at least makapag-decide kayo whether kung bibili man kayo or hindi. At least I already had nasabi ko sa inyo yung thought ko about this product. And thank you for watching, and don't forget, subscribe on my channel down there,
And also, click the notification bell para maging notified ka whenever I upload videos. And comment down below if you don't have any question. And also, like this video if you would like so. And thank you for watching. Have a good one, everyone. Bye now. Bye.